Hey guys, welcome to my channel, and for today's video I this is it. Diba, next year 2021, syempre hindi mawawala yung New Year resolution. Sorry kung parang namamalasin kasi gumamit ako ng isang product. May New Year resolutions, diba? Kaya gumawa ko ng New Year resolution ko ng limang bagay na gagawin ko talaga sa 2021. Pero itatry ko na magawa siya kasi alam niyo naman ako na sabi lang ako na sabi, dadat lang ako na dadat, pero hindi ko ginagawa. Pero this year, next year, ay itatry ko na masunod yung New Year resolutions ko. Number one, yung New Year resolutions ko ay yung mag-aaral ako ng mabuti. Kasi, oo nga, may honor ako, pero parang hindi talaga yung 100% na nag-aaral ako ng mabuti. Parang 50% lang na pasa lang ako ng pasa lang ako ng assignment, projects, recite lang ako. Hindi ako nagre-review. Nagre-review nga ako, pero hindi tumatatak sa utak ko. Kaya yun, kailangan ko parang maging mag-extra study. Kahit module lang ngayon, pero kailangan ko pa rin mag-aral na mabuti. For my family and for me. Number 2. Kailangan ko na, ito yung pinakamahalagang, parang pinakakailangan kong gawin next year na 2021. Yung at yung mag-exercise na rin ako kasi nga, masyado na akong parang masyado na akong tumatapa. Pero hindi naman masyado na tumatapa. Parang tama lang. Pero maraming sasabit na tama lang daw to. Pero para, for me, kasi parang matapa pa ako tingnan. Kaya kailangan ko talagang mag-exercise. Kaya mag-vlog ako na 7 days. Itatry ko na mag-diet. Kailangan ay magbawas ako ng timbang in just 7 days. Kaya mag-vlog ako ng exercise ko na abangan niyo. Kailangan ko talaga magpapayat. Number 3. Kailangan ko rin hindi, kailangan kong gawin yung hindi magpuyat. Kasi nga, kapag nagpupuyat ka, magiging unhealthy ka. Kasi nga, parang humihina yung katawan, mapuyat ka ng puyat. Kasi nga ako, cellphone ako na cellphone. Wala naman kasi ako magawa. Wala naman akong barkada dito. Hindi, cellphone ako. Hanggang umaga, hanggang yung pinakamababa ko ng pulo, 12 a.m. Tapos yung mga pataas na yan hanggang madaling araw na yan. Kasi nga, kapag 11, parang for me, himala lang yun. Diyan. Tapos, nagkaka-pimples ako dahil sa pagpupuyat. Kaya iwasan ko na nang iiwasan talaga yun as in. Pero, itatry ko lang pala kasi hindi ko talaga kaya. Pero for you guys, gagawin ko at itatry ko lang. Number 4. Ang gagawin ko ay magiging maingat na ako sa lahat ng bagay. Sa lahat ng salita na ibibitaw ko sa mga kaibigan ko, kailangan kong pag-isipan na mabuti kasi hindi ko alam na nasasaktan ko na pala sila na parang kung magsasalita ako, parang kung para sa kanila, kung pakikinggan nila, parang ang pangit ng tono ng pagsasalita ko, baka sabihin nila mayabang. Kaya bago ako magsalita, kailangan ko talagang pag-isipan ng mabuti at isipan ko ng 100 times or 100 times na kung ano yung gagawin ko, kailangan talagang pag-desisyonan ko ng mabuti. Kasi ayoko nang makasakit ng feelings ng ibang tao. Pero, ako naman yung palaging nasasaktan. Pero, ako naman yung palaging nasasaktan. Number 5. Gusto ko kasi ibalik yung dati kong ugali. Yung pagiging masayahin ko. Gusto ko yung ibalik kasi nga, di ba nandito na ako sa Davao, hindi family ang kasama ko. Yung mga kamag-anak ko lang, kaya medyo nahihiya ako. Kahit 2 years na ako dito, mahihiyain pa rin ako. Kaya kailangan ko talagang iwas-iwasan yun.
gusto kong bumalik yung pagiging masayahin ko kasi doon kasi sa amin, sobrang saya ko. Pero kung dito ako, kung ito yung para nyo, mas masaya doon. Oo nga, kukwento ko lang ha, mahirap lang kami. Tapos kung doon kami, okay, parang naisip na okay lang parang maghirap kami, basta sama-sama. Kasi naman dito, oo, mas mabuti nga dito. Marami akong nabibili minsan, pero iba pa rin kasi yung kasama mo, yung family mo. Yung parang kahit nag-aaway ko parate, normal lang yan kasi sa magkakapatid, kasi ako yung pinakamaldita. Kailangan ko talaga maging masayahin talaga. Iiwas-iwas yung pagiging mahihiyain ko. Kasi ako kasi yung taong ano eh, hindi ako mahihiyain sa taong close na close ko. Pero kapag hindi pa tayo close, syempre mahihiyain pa talaga ako. Kasi nga, hindi pa kita kilala. Hindi ko pa alam kung saan ka napapasaya. Kaya kailangan kong kilalanin ka muna bago kita pasayahin. Pero syempre, pwede mo rin pa siyang pasayahin. Hindi mo siya kilala kasi malay mo, doon kayo magkakasundo. Kasi malay mo, same vibes kayo. Oh my God. So guys, ito yung limang New Year resolutions ko na kailangan ko i-apply this 2021 for myself and for you guys. And I hope na makaya ko yung mga pinagsasabi ko ngayon kasi hindi ko talaga kaya kung makakaya ko ba. Pero fighting, fighting, fighting for me. Kasi lalo na yung hindi magpuyat kasi oh my God. I'm very, very, very Diyan. Parang ano talaga kasi ang pagpupuyat kasi yun ang pinakamahirap gawin. So guys, bago ako magparang sa inyo, gusto ko lang tong i-ano yung opportunity na mag-sorry sa family ko, especially kay Papa, kay Ate Lota, kay Ate Lino, na parang hindi ko sila rinespeto kasi nga kagabi umiyak ako kasi humingi ako ng pera tapos hindi nila ako binigyan. Yun, parang nagsama yung loob ko sa kanila kasi hindi nila ako binigyan ng ano, ng pera. Pero na parang napaisip-isip ako na syempre pandemic nga at medyo walang trabaho si Papa kaya wala siyang maibigay. Kaya sorry talaga. And okay lang kasi yung last week din din naman ako ni mama or ni nanay. Nanay kasi tawag ko pa. Okay, sorry talaga. I hope na sadya. Yung kusang umiyak dito kasi oh my God. Pangit ko talaga. Pangit yung mukha ko kapag umiyak ako. Pangit ang ng mukha ko nung hindi pa ako umiyak. Tapos, what if umiyak pa ako? Eh, sobrang pangit ko na. Char. Tapos, sorry talaga. I hope na makauwi ako next year. Dito nagtatapos ang aking video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. And paki-click na rin ang bell button para update ka sa bawat upload post ko.